So, hello mga kapatid. Ang topic natin ngayon ay hindi sa music. Hindi tulad sa description sa aking YouTube channel ay naiiba. Babanggitin ko ang bagay na ito ay ay tungkol sa cash flow ng aming lugar. Dito sa Pilipinas. Dito po ngayon sa lugar namin ito ay may nakabimbing na budget para sa cash flow na almost uncertain 120 billion that written in the book by IMF, International Monetary Fund, to build the hotels. Dahil ito pong lugar ko ay tourist spot ito. Pero sa ngayon, may mga maliliit rin nagpapatayo. Ang pangalat ng lugar ay Pundakit. But hindi lang po yun ang topic ko. Dahil ang topic na ito, o ang kasplong ito, ay ang lugar nito ay mula dito sa San Antonio hanggang doon sa Santa Cruz, pababa hanggang sa Pangasinan. So, ang kitaan po dito ay napakalaki kapag sa hotel. Gumawa po ako ng proposal noong 2017 at intended po nagbigay ako ng kunting memo graph o proposal written na sa isip ko lamang pinasa ko sa dalawang malalaking kumpanya ang GMA7 at AVA7 pero sa kakapusan po ng budget ay hindi ko na follow up. So hanggang ngayon ay meron pa rin nakabindin na budget. Dahil ang lugar pong ito ay tayo na po ang last generation cash flow sa buong mundo. Destination na po tayo. So hindi pa tayo nadideklara sa ngayon. At wala pa rin na ibibigay ang International Monetary Fund bukod dito. Ay hindi pa rin ito na tatalakay sa Senado o sa mataas na kapulungan kahit sa mababang kumpulungan. Kongreso. Ito po ay pwedeng ipasok sa isang malaking kumpanya. O kung makikihati ang gobyerno, ay po pwede rin. Sino po ba ako para magbigay ng topic na ito? Ako po ay anak ng ex-mayor Pascasio ng San Antonio, Zambales. Kung tawagin ako dito, sa amin ay si alias ko ay Koreano, eh, dahil mukha raw akong Koreano, pero hindi pa ako Koreano. Namumukod-tangi po itong project na ito dahil ngayon ay nakabimbing na 120 billion sa International Monetary Fund. Tawagin naman ako sa CNN ay pangalawang pagbabalik ang apo. So ngayon ay hindi ko pa ito mababanggit sa inyo kung paano nangyari ito, pero at least nabanggit ko sa inyo na ngayon ay marami na nagpapatayo dito sa amin, sa Pundakit, na tawag dito na mga hotel, pero maliliit pa lang. Hindi pa ito napapasukan ng malalaking kumpanya, katulad ng Starwoods, Sheraton, o Holiday Inn, Western Plaza, o Peninsula, o Hilton. Wala pa hong mapasok na cash flow. At ngayon, ito po ay nakabimbing. Katulad ng nangyari ngayon, nasa COVID-19 tayo. Ginugulo rin tayo ng bansang China sa kanilang pamumukod-tangi na pag-angkin sa South Sea. So, ito pong topic kong ito ay ito ang simula na paminsan-minsan gagawin kong topic ito upang makapagsalita sa inyo upang malaman ninyo na itong lugar na ito ay ang huling destinasyon ng turismo sa henerasyong ito. Dito po muna magtatapos ang unang kabanata ng pagbanggit ko sa cash flow sa Pundakit. Salamat. Good morning.